ganda. Yung ball, maganda yung ball. And the design of the beast, you like it. Welcome back, mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Marami po kasing komento, marami pong nagre-react, mga ka-Aldab. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko lang po maging updated po kayo. Hindi naman po natin ginajudge yung nag-interview kay Alden, magaling naman po siya. Masasabi natin na talagang pagdating sa pag-i-interview 101%, di po ba, na humahusay. Pero eto, may sarili-sarili po kasing opinion at reaksyon ng mga Aldab Nation. May mga sinasenaryo na lumalabas din po. Pero hindi po natin ginajudge siya yung nag-interview para lang po sa kaalaman ng lahat. Pero bago natin to ituloy at ipagpatuloy, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin, ha, sa mga mami, sa mga tita, sa mga senyor. Ito na nga po, mga Kaldab, yung gusto kong sabihin at ipahiwatig nga po, mga Kaldab. Kasi kung si Mengay po kasi ang magtatanong kay Alden, hindi sa malaking gulo. Kumbaga, napakasaya. Alam nyo kung bakit? Wala nang hiyaan, eh. Kumbaga, yung mga punchline na ibabato ni Mengay, minsan wala na po sa script yan. Minsan talagang aasarin niya lang si Alden para mas komportable. Di po ba? Kasi yung galawan nila, wala na pong hiya, eh. Kumbaga, normal na lang yung ginagawa nila sa bahay, sa Itbulaga, sa One for All for One. Di po ba? Yun yung pinupunto ko. Kasi ito po yung nag-interview kay Alden. Siyempre, kahit papano, maiilang siya. Di po ba? Hindi niya naman nakakasama ng matagal si Alden. Kaya yung mga tanong, script lang. Nasa script na po yun. O scripted na po lahat ng mga itatanong niya kay Alden. Pero kung si Mengay po yun, mababaliwala po yun, eh. Di po ba? Yung tipong, kumbaga, may mga nasa script, pero yung punchline, nag-iiba, eh. Di po ba? Real talk, mga Kaldab, yung punchline, nag-iiba. Kumbaga, nakakagawa ng isang comedy, nakakagawa ng punchline na pabor sa cellphone o sa Bibo. Di po ba? Ito yung sinasabi ko, mga Kaldab, sa mga baguhan pa lang po at dumadaan sa channel natin. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, ito po yung unang-unang interview ni Main Paul Kerson kay Alden sa Bibo. Medyo nag-trending to, ha, mga Kaldab, ha? Para lang po sa kaalaman ng lahat. Hindi man po naging top seller po ang Bibo, pero umangat po yung sales niyan, ha? Kahit sabihin natin na medyo mataas ang value po niyan. Real talk to, mga Kaldab, baka may mag-react kasi. Mataas po yung value niyan, pero nagawa po yung, kumbaga, alam nyo na, yung iangat. Di po ba? Kaya nga po ako, mga Kaldab, sabi ko nga po sa inyo, depende na lang po sa pananaw ng iba. Depende na lang po sa mga kumakalat, sa mga nagsasabi, sa mga ganito, sa mga ganyan. Di po ba? Ako bilang true-blooded Aldab Nation, sabi ko nga po sa inyo, depende na lang po ito sa pananaw. Depende na lang po ito sa mga kumakalat, sa mga nagsasabing ganito, nagsasabing ganyan. Di po ba? Ako bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko lang po maging updated po kayo, ha? Kumbaga, ulitin ko, hindi ko po ginajudge yung kumbaga, nakasama ni Alden Richards. Magaling naman po yan. Kumbaga, talagang nakikita nyo naman po sa mga kilos at galaw na talagang mahusay. Kaya lang po, mga Kaldab, may mga bagay-bagay na hanggang script lang siya. Hindi siya po pwedeng kumbaga, sabihin na natin na biruan na katulad ng ginagawa nila Mengay at Isoy, di po ba? Although gusto niyang gawin, pero naiilang siya. Kumbaga, hindi mo nakasama yung isang tao, hindi mo alam kung yung punchline mo magugustuhan niya. Yung, although binabato kanya ng punchline, pero iba po talaga yung, nandun kasi yung hiya, eh. Nandun yung pag-iilang, uy, Alden Richards yung kausap ko, kailangan di ako magkakamali. Kailangan yung gagawin ko tama, nasa harap pa naman ako ng camera.
live pa naman kami napapanood sa buong mundo. Di po ba? Facebook yan eh. Oh. Kaya nga po natatawan lang po ako sa mga ibang nagre-react na, nako, i-judge na naman yan ng Aldab Nation. Sasabihin na naman nila, eh, mas bagay dyan si Mengay. Walang, yung nag-i-interview kay Alden Richards, walang ka latoy-latoy, wala kasing pakilig, wala kasing ganito. Gusto nila yung kinikilig sila sa mga ganito, di po ba? Yun naman po talaga yung nakikita kong isa dahilan at rason na ibabato po sa atin. Dito po sa video na sinasabi ko, madami magre-react. Pero inunahan ko na po, di po ba? Sabi ko nga po, hindi natin ginajudge yung pag-interview niya kay Alden. Sabi ko nga po, mahusay. Pero kasi yung chemistry ng dalawa na konting galaw ni, o yung mga palo-palo pa. Yung mga palo-palo po talaga yung nami-miss natin, di po ba? Na never po at hindi niya po pwedeng gawin kay Alden yon, di po ba? Na siyempre, may ilang ka eh. Kumbaga, hindi mo siya nakatrabaho, hindi ka tulad ni Menga, di po ba? Yung sasabing hindi ako naniniwala. Di po ba? Yung tipong gano'n na, tapos sasabihin ni Alden, mukhang mapipilitan ako ah. Di po ba? Hindi na sila nagkakahiyaan pa. Hindi po katulad ng isa, di po ba? Hindi ko naman sinasabi na kumbaga hindi naayon. Pero ang pinakamaganda, ngayon mga Kaldab, alam nyo na siguro kung sino yung mga tao na nasa likod nga po para kumbaga mawala o hindi na magsama si Alden at si Mengay, di po ba? Nakakalungkot lang po kasi gaya na sinabi natin, mas maganda po talaga sana kung si Main Folkerson ang nag i-interview kay Alden. Di po ba? Nagawa nila ng una, sana dapat nagawa nila ng pangalawa. Pero syempre, wala po ako sa posisyon para ipilit yan. Wala po tayo sa posisyon para sabihin, para gawin, para ganituhin. Di po ba? Ang sa akin lang po kasi mga Kaldab, eh, kung ano lang yung mainit na pinag-uusapan, tinatalaka, yun lang naman po tayo eh. Di po ba? Yun ang isa sa maganda po sa channel ni Mr. Destiny, yung magiging updated po talaga tayo pagdating po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, sa mga website. Iba po kasi kapag updated ka, hindi ka nila ma-brainwash at yung mga sinasabi nila, kumbaga mababato mo agad-agad. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest po natin video na ilalabas maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga tita, sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.